Si Marilyn Borja Brown, kasalukuyang director ng Biotech, the National Institutes of Biotechnology, Molecular Biology and Biotechnology. Ang Biotech ay established noong 1979 para ang mission niya ay to develop cost-effective products na maging alternatives ng mga conventional. Macronutrients, yung NPK, yun ang malaking kailangan ng halaman, at saka yung zinc ngayon. So, although zinc, hindi nga macronutrients, kailangan niya ng halaman. Na-pick up yan ng DA, nagpatayo ng 83 mixing plants. So, sana ganun din ang mangyayari dito sa phosphorus, potassium, at saka zinc. Ang ginagawa dyan, sa biotech, nagproproduce kami ng concentrates. Yun yung inoculant. Inoculant for nitrogen supplement, tsaka inoculant for potassium, inoculant for phosphorus and zinc. Ang oral zinc at mizinc ay alternatibong fertilizer. So napapanahon ang mga alternatibong fertilizer na yan dahil napakamahal na ng ating mga chemical fertilizer. Dahil ito sa digmaan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Sa aming mga layunin sa UPLB Biotech ay mag-develop ng mga inoculants na may plant growth promoting microorganisms para magamit ng halaman ang mga unavailable forms ng zinc sa lupa. Ang MayZinc ay isang inoculant na nakakapagpabilis ng zinc uptake ng mga halaman sa mga degraded at zinc deficient soil sa ating mga tanim na mais. Sa paggamit ng mga inoculant na ito ay nakakatipid ang ating mga magsasaka ng kalahati ng presyo ng chemical fertilizer at tumataas ang ani ng at least 10%. Sa kabilang banda, ang Orizinc ay isang inoculant na nakakapagpabilis ng zinc uptake sa mga degraded at zinc deficient na lupa para sa ating mga pananim na palay. Sa paggamit ng inoculant na ito, ay nakakatipid ang ating mga magsasaka ng kalahati ng presyo ng chemical fertilizer at tumataas ang ani ng hindi bababa sa 10%. Napag-alaman din ng aming grupo na tumataas ang zinc content ng butil ng palay na may malaking implikasyon sa pagresolba sa laganap ng malnutrisyon sa bansa.